tag ni Samus Oriental aning Juan de Herbal Oil. Mayo ibang habla. So niya kanya akong ginawa na pagkirin ko gutom. Gutom ipalit ko. Naulian lang akong kapuyo niya. Ay na kaya akong mga lawas. Salamat ko aning habla aning Juan de Herbal Oil. Juan de Herbal Oil. Arthritis no more. Ryuma goodbye. A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butikikan Gikan sa number one smart dishwashing paste. Ang galing-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for everyday. Ing-ana kung smart ang dishwashing paste na ay double tanggaling formula. Tanggal-galing ang sebo ug bakterya. Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal and plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty limpyo kada pahit. Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS. Set alert. Set alert. Duming pagmatuod sa kayuhan. Hatid ka na to sa SED Marketing Health Testimonies. Manakit man ako mga to, dunya. Mga batang namo amo nang gi kuana plus kaniya to panyawan karon kay ingon man ang announcer sa radyo nga kuan seed liniment ang akong gitimanan na seed. Inig pagkagabi, mga plus ko. Maayo giyad siya. O, nang piraminti mi nagbalik-balik og palit. Unsa may imong ikasulti sa atong produkto na? Oh, salamat kayo. Ikasulti na ako nga. Maayo giyad siya. O, nang piraminti mi nagbalik-balik og palit. Sa mga butika. Bisag na asa nga butika. So, dugay na ka nagamit, no? Pinakatuig? Kapin lima na. Lita. Mga sdang. Tagog pulo pon. Health Testimonies. Goodbye to me. Bar Blue with powerful stain away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Goodbye dumit mancha. Hello Bright Bar Blue. Isang laban lang yan. It's tested on cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Bright Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality. ACS. Dugo mo! Para diretso na ang bangon at trabaho na agad-agad, i-aarangkada na namin ang mga balitang kailangan mo. Ibibigay na namin ang mga impormasyong pinaka-latest, pinaka-bago, pinag-uusapan, trending, viral. Arangkada Balita! Live sa DWIZ Metro at Mega Manila. DWIZ News FM Regional Stations. Naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News Account, Facebook, YouTube at DWIZ News Website. At panoorin din ng live nationwide sa Aliw 23 Free TV. Arangkada Balita. Arangkada na sina Drew Nasino at si Ate Juday Judith Estrada Larino. Giseng ang morning mo sa Arangkada Balita. Sa oras na limang sandali makalipas po ang alas 5 na ng morning, silipin po natin ang mga umaarang kadang ulo ng mga balita. Arangkada Balita! Presyo ng dilatang sardinas, nagbabadya na namang tumaas. Arangkada Balita! Pillbox nagbabala sa posibleng magnitude 8 na lindol sa bansa. Arangkada Balita! PNP nanawagan na sa mga supporter ni Pastor Kibuloy. Arangkada Balita! Balita sa Ibayong Dagat, 4 katao patay sa pananalasa ng bagyo sa Estados Unidos. Arangkada Balita! Sa sports, weightlifter Elrin Ando wagi kontra Olympic gold medalist Hidelyn Diaz sa Paris Olympics. Abot kamay na! Arangkada Balita! Sa balitang showbiz, Patrick Garcia, aminadong binaste ni Ann Curtis. Arangkada Balita! Nabinig ko na. Ano nga ba? Naku, ito ang aabangan po ninyo na viral na balita. Ano nga ba ang gagawin mo kapag tinubuan ka ng tagyawan?
Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Fujidenzo Home and Commercial Appliances, where you get reliable, durable, and energy-saving products. Upgrade your usual appliances to Fujidenzo HD Inverter Appliances. Fujidenzo, quality above all. Upgrade your home, upgrade your business with Fujidenzo, quality above all. Drew Nasino at si Ate Juday. Arang kada balita. Isa po magandang morning, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila, sa buong bansa. Ngayon pong araw na ito ng Thank God It's Friday, ngayon pong April 5, 2024. Kami po ang inyong mga magiging tagapagatid balita. Sa ngalan po ni Ms. Judith Estrada Larino, ako po si Katrina Gonzalez. At ito naman po si Drew Nasino. Arangkada Balita! Sa detalye nga po ng mga balita, namumuro na namang magmahal ang dilatang sardinas. Hindi na siya pang mahirap. Ito ang babala ng grupong Cancer Dens Association of the Philippines dahil sa suspensyon ng Department of Agriculture ng clearance sa pag-aangkat ng mga isda gaya po ng galunggong, mackerel at bonito o yung tulingan. Ayon kay CSAP Executive Director Francisco Buencamino, maring tumaas ang presyo ng canned sardines, mackerel, sapagkat mababawasan ang supply dahil sinuspindi ang pag-aangkat ng mga nasabing isda. Bagaman sang-ayon ang CSAP sa paghinto ng pagpupuslit ng mga imported na isda sa mga palengke, kanilang binigyang diin na hindi sila nakonsulta bago ilabas ang utos ng DA kaugnay sa pag-aangkat ng mga nasabing produkto. Arangkada Balita! Samantala, pinabulaanan naman ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. ang pahayag ng Canned Sardines Association of the Philippines na magre-resulta sa kakulangan ng sardinas at mackerel ang pagsuspinde sa importasyon ng ground scud o galunggong. Ginawa ni Secretary Laurel ang pahayag kasunod ng babala ng CSAP na makakaapekto rin ang nasabing suspensyon sa presyo ng canned mackerel. Paliwanag ng kalihim, maaari pa rin silang makapag-import ng kaparehong dami ng canned mackerel, ngunit nakabatay ito sa ipapataw na value-added tax. Nauna nang ibinulgar ni Secretary Laurel na hindi bababa sa 100,000 metric tons ng imported ground scud ang napunta sa mga wet market o palengke sa nakalipas na siyam na buwan. Arangkada Balita! Iba rin yan, tinututukan na ng Department of Trade and Industry o DTI ang presyo ng mga dilatang sardinas. Ito'y matapos kang suspindihin ang Department of Agriculture ang pag-aangkat ng frozen GG, bonito, tulingan, alumahan, mackerel at iba pang isda dahil dinadala ang mga ito sa wet market o palengke. At ayon kay DTI Undersecretary for Communications Jose Eduardo Ed Sunico, wala pa silang naririnig o natatanggap na impormasyon kaugnay sa isyu ng supply ng sardinas at mackerel, pero kanyang tiniyak na tinututukan na nila ito. Itinagdag pa ni Yusek Sunico na tatalakayin ang posibleng epekto ng suspension ng DA sa pag-aangkat ng frozen fish at sa pagpupulong ng National Price Coordinating Council ngayong buwan. Arangkada Balita! Sa iba pang balita, malabo pang bumaba ang presyo ng bigas sa bansa hanggang Hunyo o Hulyo. Paliwanag ni Agriculture Chief Francisco Chu Laurel Jr., ito ay dahil sa ipinatupad na exportation ban ng India sa bigas. Bagaman aniya nagmura ang presyo ng bigas sa world market, ay malaki ang epekto na hindi pag-e-export ng India. Bukod dito, sinabi pa ni Secretary Laurel na mataas pa din ang bentahan ng palay sa mga bigas trader sa kabila ng panahon ng anihan. Arangkada Balita! Malapit nang simula ng Department of Environment and Natural Resources o DENR ang pagtukoy at pagtatalaga ng mga lupain at water sources para sa produksyon ng asin. Ito'y bilang pagdalima sa Republic Act No. 11985 o ang batas na magpapasigla sa industriya ng asin sa Pilipinas na naging epektibo simula Abril 1.
Kabilang sa mga posibleng lugar, tuwing mga tinukoy ay mga lalawigan ng Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan at Zambales. Napatid na mga lugar na natukoy para sa salt production, sa nasabing mga lalawigan ay dapat italaga at ideklara sa loob ng 60 araw simula na magkaroon ng bisa ang nasabing batas. Arrancada Balita! Samantala, nagbabala si PhilBox Director Teresito Bacolcol sa posibleng tumama ang higit pa na magnitude 8 na lindol sa Pilipinas. Paliwanag ni Director Bacolcol, ito ay dahil nasa pagitan ng Eurasian Plate at Philippine Sea Plate ang bansa. Posibleng maitala ang magnitude 8 na lindol sa Samar at magnitude 8.3 na lindol sa Metro Manila at posible ring magkaroon ng tsunami na aabot sa 10 metro. Sinabi pa nito na maaaring 5 minuto lamang pagkatapos ng lindol ay magkakaroon ng tsunami kaya't magiging mahirap ang paglikas. Kaya naman pinayuha ng mga residenteng malapit sa baybayin na kung obserbahan ang biglang pagbaba ng sea level at narinig ang dumadagundong na tunog mula sa dagat, ay kaagad nang lumikas. Una nang sinabi ng NDRRMC o National Disaster Risk Reduction and Management Council na tinatayang 60,000 katao ang posibleng masawi habang 120,000 katao ang mawawala sa oras na tumama ang magnitude 7.2 na lindol o ang tinatawag na The Big One sa Metro Manila. Arrancada Balita! Umakyat na sa 10 ang nasawi habang mahigit 1,000 na ang sugatan matapos nga ang magnitude 7.2 na lindol sa Taiwan kamakailan. 4 sa 10 nasawi ay na-recover sa loob ng Taroko National Park na isang tourist attraction na sikat sa mga canyon cliff sa bulumuduking bahagi ng Hualien County na naging sentro ng pagyanig. Ayon sa mga otoridad, ilang mga residente sa silangang baybayin ng Hualien ang nananatili pa rin sa mga tent gayunman. Sa kabila nito ay balik na sa normal ang pamumuhay ng mga apektadong residente. Arrancada Balita! Sa kaugnay na balita, ligtas na ang 3 overseas Filipino workers na bahagyang nasugatan sa magnitude 7.2 na lindol sa Taiwan. Ayon kay DMW Officer in Charge Undersecretary Lance Leo Cacdac, 2 sa mga nasugatan ang nakalabas na sa ospital. Dagdag pa ni Undersecretary Cacdac, bahagyang nasugatan sa ulo ang isa sa mga Pilipino matapos matamaan ng debris sa siling habang namamaga naman ang kamay ng isa pang Pilipino nang matamaan ng pinto. Hinimatay naman ng isa pang Pilipino dahil sa stress ngunit wala itong malalang sugat na natamo. Arrancada Balita! Sa oras na 15:00 makalipas ang 5 na ng morning, handa naman ang Manila Economic and Cultural Office o MECO upang saklolohan ang mga Pilipinong naapektuhan ng malakas na lindol sa Taiwan. Ayon kay MECO at Chairman Silvestre Bebot Bellio III, hindi dapat mag-alala o mangamba ang mga kamag-anak ng mga OFW sa Taiwan dahil walang naiulat na Pilipinong nasawi bunsod ng pagyanig sa nabanggit na bansa. Sa katunayan ay handa magbigay ng anumang tulong ang MECO para sa mga Pinoy na nangangailangan ng anumang ayuda tulad ng gamot, pagkain, pera o kahit repatriation. Patuloy naman ang pakikipag-ugnayan ng pamahalaan ng Pilipinas sa mga Filipino community sa Taiwan upang matiyak ang kaligtasan at pangangailangan nila matapos ang pagyanig. Arrancada Balita! Samantala, mahigpit naman na binabantayan ngayon ng Department of Migrant Worker ang sitwasyon ng mga overseas Filipino worker na nasa Japan matapos itong yanigin ng magnitude 6 na lindol kahapon. Kaugnay nito, ikinasana ng DMW ang mga protocols para matiyak ang kalagayan at kaligtasan ng mga OFW sa mga apektadong lugar. Tiniyak naman ng ahensya na naka-alerto rin ang mga tanggapan nito sa Japan para tulungan ang mga OFW. Batay sa report ng Japan Meteorological Agency, naramdaman ang malakas na pagyanig sa Iwate, Miyagi at Fukushima prefectures. Wala namang inilabas na impormasyon ang Japanese authorities kung may nasaktan o nasawi kasunod ng malakas na lindol. Arrancada Balita!
Sa pagpapatuloy pa rin ang ilang mga balita, tanggap po tayo ng ilang report mula sa Pasipilan. Agresibong investment and trade promotion ng Marcos Administration, magpapatuloy ang pag-uulat buhat kay Patrol 13, Gilbert Perdez. Tiniyak ni NEDA Secretary Arsenio Balisacan na magiging tuloy-tuloy ang agresibong investment at trade promotion initiatives ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa press briefing dito sa Malacanang, inihayag ni Balisacan na magandang binubungan ang pagsisikap ni Pangulong Marcos na may kinalaman sa investment at trade promotion. Ito anya ang dahilan kaya ayon kay Balisacan ay dumarami ang mga bansa na kumikilala sa Pilipinas bilang isang magandang destinasyon para sa pagnenegosyo. Ang gantong pagsisikap daw, sinabi ni Balisacan, ay bahagi ng commitment ng Marcos Administration na masustain ang matatag na landas ng paglago ng ekonomiya ng Pilipinas. Matatandang mismong si Pangulong Marcos ang umaharap at humihikayat sa mga dayuhang mamumuna na para maglagak ng kanilang negosyo sa bansa at maingganyo naman o naingganyo naman ng Pangulo. Patrol 13, Gilbert Perdez, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, GWIZ Patrol Report! Sa iba pa rin, tampok na balita, hiniimok na ng Philippine National Police sa mga taga-suporta ni Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Kibuloy na kumbinsihing sumuko na ito. Ito'y kasunod na rin ang paglabas ng warrant of arrest laban kay Pastor Kibuloy at limang iba pa sa mga kasong child at sexual abuses. Pakiusap ni PNP Public Information Officer Chief Colonel Gene Fajardo sa mga kaibigan at taga-suporta ng religious leader na tulungan ang mga pulis na manawagan kay Pastor Kibuloy na harapin na lang ang mga kaso nito at maging mahinahon sa kanyang pagsuko. Tinayak naman ni Colonel Fardo na rerespetuhin nila ang karapatang pantao ng religious leader. Arrakada Balita! Sa kaugnay na balita, dalawa pang kapwa akusado ni Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Kibuloy sa kasong child abuse ang sumuko na sa National Bureau of Investigation sa Davao Region. Kinilala ang mga sumuko na sina Jacqueline Roy at Ingrid Canada na kapwa personal assistant ni Pastor Kibuloy. Kaugnay nito, agad na nagpiansa sina Roy at Canada na ₱80,000 para sa kasong child abuse. Samantala, tanging si Pastor Apollo Kibuloy na lamang ang hindi pa lumalantad na nakaharap sa mga kasong child abuse at sexual abuse sa Davao Regional Trial Court. Arrakada Balita! Kaugnay pa rin yan, maituturing na ngang pugante. Pugante si Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Kibuloy. Ito ayon kay National Bureau of Investigation Southeastern Mindanao Chief Attorney Archie Albao ay matapos kang mabigo ang mga otoridad na mahanap ang kontrobersyal na pastor upang isilbi sa kanya ang mandamyento de arresto na inisyu ng korte sa Davao City. Nakikipag-ugnayan na rin aniya ang ahensya sa kampo ng KOJC leader upang sumuko na ito sa mga otoridad. Itinagdag pa ni Albao na hindi nila matiyak kung nasa Davao nga ba si Pastor Kibuloy, pero kumpiyansa silang nasa Pilipinas pa rin ito. Batay na rin anya sa record ng Bureau of Immigration, hindi pa umano nakalalabas ng bansa ang nasabing religious leader. Samantala, tiniyak naman ni Albao na mahigpit na tinutukan ng kanilang tracker team at arresting teams mula sa NBI, PNP, CITG at intelligence community ang nasabing kaso. Arrakada Balita! Magpapakita rin si Kingdom of Jesus Christ Pastor Apollo Kibuloy sa lalong madaling panahon. Ito ang inaasahan ng Philippine National Police upang harapin ang inilabas na warrant of arrest ng Davao City Regional Trial Court laban sa religious leader sa kasong child abuse. Ayon kay Police Regional Office 11 Director Brigadier General Alden Delvo, dapat personal na humarap si Kibuloy upang maproseso ang kanyang warrant.
Kumpiyansa naman si Brigadier General Delvo na nakausap na ng pastor ang kanyang mga abogado at pinayuhan nito ang nararapat na gawin. Naniniwala rin ang PNP official na nasa Pilipinas pa si Kibuloy at tiwala siyang darating ang panahon na makukumbinsi itong lumutang. Arangkada Balita! Non-bailable o walang piyansa mga kasong child trafficking na kinakaharap ni Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Kibuloy. Ito naman ang binigyang tiin ni dating Philippine Bar Association President Rico Domingo matapos nga maglabas ng warrant of arrest ng Davao City Regional Trial Court laban kay Kibuloy at sa iba pa niyang kasama. Ayon sa dating opisyal, maaari pa rin ipatawag sa Senado si Kibuloy sa maghiwalay na pagdinig dahil ang investigasyon ng mataas sa kapulungan ay isang pamamaraan bilang tulong sa mataas. At tatandang itinanggi ng religious leader ang mga kaso na sexual abuse na ipinupukol laban sa kanya at sinasabing kathang isip lamang ng mga babae ang mga akusasyon matapos niya itong tanggihan. Arangkada Balita! Sa iba pang balita, walang intensyon ang taekwondo coach na ipabugbog ang na-ospital na babaeng yellow belter matapos ipasparing sa lalaking black belter. Ito ang iginiit ni Coach Jerry Salvador matapos siyang ulanin ng batikos nang mag-viral ang video ng nabanggit na sparring. Ayon kay Coach Salvador, normal lang na masaktan sa taekwondo dahil nasa physical sports ito. Dagdag pa ng taekwondo coach, normal lang din na itapat ang sparring sa sparring ang lalaki at babae kahit magkaiba ang kanilang belt. Itinanggi rin ng coach ni Coach Salvador ang alegasyong nagselos at nagalit siya nang magdala ng bulaklak ang boyfriend ng yellow belter sa isang practice session at iginiit na kanyang pinagalitan ang buong team at hindi lang ang dalaga dahil sa pagbubulakbol ng ilang miyembro nito. Dagdag pa ng taekwondo coach, wala siyang gusto sa yellow belter na napabugbog matapos ipasparing sa lalaking black belter. Arangkada Balita! Ito, bago tayo magbigay daan ho sa ilang mga paalala, ito lang po sa mga nagtatanong po. Kagaya po ni Mon Samson na binabati ho niya ang kanya pong original wife na si Dada Samson na ngayong araw ay nagdiriulang kaarawan. Marami. Ito ha, Mon Samson, baka ito na yung inaantabayanan mo. Yung mga kasamaan ho natin sa... Hindi, may pasok tayo nito eh. Pag ganito, may pasok pa rin tayo. Walang holiday. Pero yung mga gusto pa hong humabol, yung mga hindi ho nakahabol noong po nakaraang Holy Week, ito na po ang pagkakataon ho ninyo. Dahil idineklara ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Abril 10 bilang regular holiday sa buong bansa bilang pagunita sa Eid al-Fitr o yung pagtatapos ng Ramadan. Binigyang din ni Pangulong Marcos na inilabas ang Proclamation No. 514 upang mabigyan ng pagkakataon ng mga Pinoy na makiisa sa mga kapatid nating Muslim. Ang nasabing proklamasyon ay alinsunod sa rekomendasyon ng National Commission on Muslim Filipinos at Republic Act 9177. So dahil nga ho dyan, yung April 10, Miyerkules, at April 9, Martes, parehas po yung magkasunod, wala pong pasok. Ipit po yung Lunes na Abril 8. At yung mga papasok naman po, eto ha, makinig ko kayo, mga uring manggagawa, makatatanggap ng double pay. Dublado po ang sahod ninyo, arawang sahod. Yung mga papasok na empleyado, habang makakukuha pa rin ng 100% ng kanilang sahod, yung mga obrero na hindi naman papasok sa nasabing araw. Arangkada Balita! Alright, tayo po ay magbibigay daan sa ilang po mga paalala. Magbabalik po ang Arangkada Balita makalipas lamang po ang ilang mga paalala. Ang oras... This time check is brought to you by Whirlpool Home Appliances that make everyday living so much easier. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max Protect. Help stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use. You need toothpaste for brushing para siguraduhin ito.
protektado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Boom! Papaya! White Rose Papaya! Yeah, 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 yeah! Boom! Puti ka! In 7 days, oh yeah, 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 yeah! White Rose Papaya! New White Rose Papaya! Na ay double whitening sa papaya extracts at vitamin B3. Clinically proven yung makaputi in as early as 7 days with regular use. Boom! Puti ka! White Rose Papaya! Yeah, 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 yeah! Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality. ACS. Abli na, abli na. Ang kasaligan og may taas na kalidad sa mga alahas dinhi sa Dakbayan. Dali na, ato na ta sa C. Parinias Jewelry. Ang C. Parinias Jewelry nagbaligya sa mga alahas sama sa 18K og 21K Saudi Gold. May 18K Chinese Gold usab sila. Kaysa C. Parinias Jewelry, pwede kang magpa-customize. Or baka ha, magpa-made to order. Ang C. Parinias Jewelry. At doon na usay mga original na mga relo. Sama sa Casio, Michael Kors, ug uban pa, mudawat usab sa mga guba ug i-repair ng mga lahas. Dali na, adto ta sa C. Parinias Jewelry. Makita sa Borromeo Street beside Palma Store and in front of Old Public Market. Tara, adto ta sa C. Parinias Jewelry. Basta luxury items, C. Parinias Jewelry. Larga na! Tara, sakay na sa Vils Shipping Line. Ang Vils Shipping Line, luwas sakyan og makasiguro kang on time na maabot ka sa imong destinasyon. Wow! Kanindot sakyan sa Vils Shipping Line. Mainganyo pagit ka sa ilaha, kaya doon na sila'y Suki Card. Sayon lang i-avail. Mulukat lang ka og Suki Card, og kung mapuno nimo ang Suki Card nga doon ay boxes, may libre pagit ka nga sakay. Dali na, kay ang Vils Shipping Line adunay ruta sa probinsya sa Dinagat Island o probinsya sa Surigao del Norte o vice versa. Basta sigurado og luwas sakyan, sa Vils Shipping Line ka dapat masakay. Vils Shipping Line, your partner to your dream destination. Fabric conditioner with Bloom Fresh technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang dami. Charm Fabgon, bakit makabloom sa charm? Walang amoy kulong kahit sampay sa loob. Bango makabloom sa charm. Charm Fabric conditioner manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality. ACS. Vintage Eye Care, ang optical ng masa. The widest optical lens, frames and sunglasses, complete eyeglasses, single vision and double vision for only 400 pesos. And reading eyeglasses for 60 pesos only. Free Jollibee or Red Ribbon for every single purchase of complete eyeglasses worth 1,000 above and free eye checkup. Vintage Eye Care, ang optical ng masa. Located at San Nicolas Street in front of Central Tel City Suites, Old PNB Bank, Surigao City. Also available at Vintage Optical Express and Prestige Eye Care branches nationwide, where you can buy the best for less only at Vintage Eye Care, ang optical ng masa. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Fried Washing Machine Detergent. Hello, Washy! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easing-easy ang labada! Mula noon hanggang ngayon! All you need is Pride! All you need is Pride! Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS! Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau
ikaw'y protektado. Ang pamilya ay i-shield mo laban sa bakterya. I-shield mo laban ng antivirus. I-shield mo Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bakterya ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado. I-shield mo pamilya'y protektado. Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Gikan sa number one smart dishwashing paste. Tanggaling galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ing-ana kung smart ang dishwashing paste na ay double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo o bakterya. Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty limpyo kada pahit. Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS. Diyari na ang Surigaonon Mobile Phones and Accessory Shop. Sila nag-a-supply, nag-a-wholesale o nag-a-retail usab sila sa halos tanang piyesa, parts sa iyo mga cellphones, tablet, iPad o laptop. O sila usab mo repair sa iyo mga cellphones, tablet, iPad na libre lang ang labor fees. O kung diya online piyesa o parts na itaod sa iyo cellphones, tablet o iPad, maulang ang iyo pagabayaran. Sila usab naghatag o replacement warranty na kung diya o iyo na matikdan sa ilang mga piyesa o parts na gitaod sa iyo mga cellphones. Phones, tablet o iPad. Pwede dadyo nidyo ibalik sa ilang shop kay ila dadyo ini pag-alis dan na wayay additional na bayad. Alina ka mo, mom and sir, kay Manila Bodega Price lang kini ang ilang shop down sa may Jess Street, Barangay Taft, Surigao City, tapad lang sa PhilHealth at Bang sa karaang Tiangihan. Pwede nidyon tawagan sa cellphone number 0969-208-3291 or globe number 0915-523-7024. Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha, pero di masakit sa kamay. Goodbye, dumit mancha. Hello, Bright Bar Blue. Isang laban lang yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Bright Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Salada. Max Protectado pa. Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Unique Max Alaga. Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world class quality. ACS. Boom papaya. White rose papaya. Yeah, 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 yeah. Boom puti ka. In 7 days. Oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New white rose papaya. Na i-double whitening sa papaya extracts at vitamin B3. Clinically proven yung makaputi in as early as 7 days with regular use. Boom puti ka. White rose papaya. Yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White rose papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Rangkada Balita. Alright, tayo po na sa ikalawang na po ng Rangkada Balita. Sa pagkakataon po ito sa oras na alas 5.32 na ng morning. Alamin na po natin ang magiging lagay ko ng panahon na sa kabilang linya. Mula Pag-asa, Dan Villamil. Magandang morning, Dan. Bado umaga, Sir Drew, sa ating mga tagapakinig dito sa DWIZ, makakaranas pa rin tayo ng mga pag-ulan ngayong araw sa ilang areas ng Mindanao. Bunsod pa rin ng trough o extension ng isang low pressure area na nasa labas pa rin ng ating Philippine Area of Responsibility. Dito sa mga areas ng Davao Region at Soksarjan, asan pa rin natin itong maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkidlat. Dito naman sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi nating bansa, asahan pa rin natin na magpapatuloy itong mainit at maalinsangang panahon ngayong umaga hanggang sa tanghali, ngunit pagsapit ng hapon hanggang sa gabi.
Asahan naman natin yung mga tsansa ng pulupulong pag-ulan na may pagkulog at pagkilat na dulot ng localized thunderstorms. Temperature forecast para sa Metro Manila ngayong araw, posible maglaro mula 24 to 35 degrees Celsius, 17 to 26 degrees naman dito sa Baguio City at 26 to 32 degrees Celsius sa Legazpi City. Sa kalagayan nating karagatan, walang gale warning na nakataas sa anumang baybayin na ating kapuluan at banayad hangas katamtam ng pag-alon na ating inaasahan sa malaking bahagi ng ating bansa. Dan, ang heat index natin sa lalo dito sa Metro Manila sa tansya ninyo, gaano kataas ang posibleng heat index? Well, so ngayon po for reference po, kahapon nakapagtala po tayo ng maximum temperature na 35.5 degrees Celsius pagsapit ng 4 PM. Pero base po sa ating mga forecast models, inasahan po ating heat index, particular dito sa Science Garden, ay posibleng pumalo ng 39 degrees Celsius po ngayong araw. Mainit-init yun talaga. Pero kahapon ba, ano yung pinakamataas na heat index na naitala ninyo sa bansa? Opo, kahapon po, itong mga istasyon natin sa Tuguegarao, sa Cagayan, pati na rin dito sa Kataraman Northern Samar, ito po yung pinakamataas na heat index, 44 degrees Celsius po kahapon. 44 degrees Celsius sa Tuguegarao? Opo, pati po dito sa Kataraman Northern Samar. Lutong-luto tayo yan. Baka may mga karagdagan pang katanungan, Kat, kay Dan. Dito po, meron dito at tinatayang papalo sa 42 degrees Celsius yung heat index dito po sa Metro Manila. Posible po ba to? Maulit? Opo, well po, based po sa latest run ng ating models, bumaba po ng bahagya. So 41 degrees Celsius po yung ating forecast heat index para dito sa NAIA or in general sa Pasay City po. Sa araw po ng April 6. Oh, okay. Pero sabi mo kanina sa Mindanao makakaranas ng mga pag-ulan. Opo, opo, dahil po 'yan sa trough extension ng isang LPA na nasa labas po ng ating parinasan po natin na magpapatuloy yung mga pag-ulan hanggang bukas, particular na po dyan, dito sa mga areas ng Southern Mindanao. Oo, 'yun ang kailangan natin ngayon dito sa Mindanao. So hindi naman lahat ng parte ng bansa ay nakakaranas sa matinding init, Dan, kasi nakaantabay din sa inyong forecast yung mga taga DepEd, yung mga nag-aabang doon sa class suspension dahil sa sobrang init. So hindi lahat ng let's say sa Mindanao may parte na umuulan, may parteng hindi. Opo, kumbaga hindi buong araw mararanasan yung mainit na panahon dahil posible po yung mga kaulapan na namumuon at bunsod nga po nitong extension ng isang low pressure area. So posible po bandang hapon na sa gabi ay bahagyang bumaba yung mga temperatura natin dahil sa mga kaulapan na ito. Sige, maraming salamat Dan Villamil sa inyong oras mula dyan sa Pag-asa. Ingat kayo dyan, ha? Magandang umaga sa inyo. Maraming salamat po, magandang umaga. Ganda umaga, mainit, sobrang init kasi talaga. Oo, yung mga kababayan natin, nahihirapan din po silang makatulog lalo po sa gabi. And speaking of init nga pala, ito bago tayo magtungo doon sa ilang pa hong mga pag-uulat mula sa probinsya, maidagdag lamang ho natin yung binabanggit ni Dan Villamil, mahalaga po ito, 44 degrees Celsius po ang naitalang heat index dyan po yan sa Tuguegarao City. At ang pinapayo po nila sa mga mamamayan po dyan sa lugar, although sanay naman na yung mga kababayan din natin dyan, pero syempre yung mga, alam mo namang mga dadayo, di ba? Bakasyon ngayon, maraming mga nage-excursion kaliwat kanan ng outing, mag-ingat po tayo lalo't kung lalabas po tayo sa bandang tanghali o kaya sa bandang hapon. Magdala po tayo ng mga pananggalang po natin laban ho sa matindi pong init. Magsuot po kayo ng mahabang manggas, pero yung manipis lang naman, yung komportable po kayo. Uminom po kayo ng marami pong tubig. At kung kayo naman ho ay senior citizen, kagaya po nila Atiyas, nila Kuyang Wener Contihino, na talaga pong may baon po yan, na talagang container po, na batsa-batsa hong tubig ang baon ho yan, paglalabas ho yan, para maiwasan ho natin yung dehydration. Ha? So mag-iingat po kayo, 44 degrees Celsius heat index, ha? Kahapon yan sa Tuguegarao City. And speaking of dyan po sa Ilocandia, mga Ilocano country, tanggap po tayo ng pag-uulat mula dyan sa Ilocandia. Sang tulak ng droga, ito, natimbog! Diyan po yan
sa Cagayan, hindi ho siya natusta. Pag-uulat, buhat kay Manong Ronald Idol Kapsat Domingo. Isang tulak ng droga ang naresto sa sinigawang bypass operation ng Tuguegarao Component City Police Station sa lungsod ng Tuguegarao. Kinilala ang naturang suspect na si alias Benjo, isang street level individual o LSI, 31 years old, may asawa, residente rin ng naturang lungsod. Naresto ito matapos nitong magbenta ng isang pirasong heat sealed transparent plastic sachet na naglalaman ng hininalang shabu na nasa humigit kumulang 5 gramo ang timbang na may tinatayang halaga ng 34,000 pesos sa isa sa mga operatiba na nagpanggap bilang puso buyer. Nakuha pa mula sa suspek ang isa pang pirasong heat sealed transparent plastic sachet na naglalaman din ng parehong kontrabando na nasa humigit kumulang 10 gramo na nasa 68,000 pesos naman ang standard drug price kasama ang 10,000 pesos na ginamit bilang bypass money. Tatlong pirasong nakabukas na small plastic sachet, isang foil strip, tatlong improvised aluminum tutor, isang glass pipe, isang pirasong digital weighing scale, dalawang unit ng cellular phone, tatlong pirasong lighters, ilang walang laman na sachets, rolled aluminum foil at isang double mint na tin metal can. Ang pagdudokumento sa mga nakonfiskang ebidensya ay ginawa sa lugar ng operasyon sa presensya ng suspect na sinaksihan ng kinatawan ng Department of Justice at mga opisyal ng barangay. Ang suspect kasama mga nakonfiskang ebidensya ay dinala sa PDEA Region 2 para sa drug test at laboratory examination. Pagkatapos nito ay dinala ang suspect sa People's General Hospital para sa kanyang physical at medical examination bago dinala sa Tuguegarao Component Police Station para sa pansamantalang kustodya. Naihanda rin ang naturang impilan ang mga kinakailang dokumento para sa pagsampa ng kasong may paglabag sa Republic Act 9165 o mas kilalang Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Ito ang Ronda Patrol, Ronald Idol Domingo, nag-uulat para sa impilang may tudong lakas, DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita! Sa iba pang balita, pag-aaralan ni Senator Sherwin Gatchalian na irekomenda sa Department of Education na iklian ang panahon ng transition para sa pagbabalik sa paaralan ng dating school calendar. Aminado ang senador na hindi maaaring biglain na ibalik sa dating school calendar ang mga paaralan dahil magkakaroon ng isang taong walang break kaya't magiging kawawa ang mga estudyante at guro. Ngunit sinusubukang imungkahi ni Senator Gatchalian sa DepEd na iklian ang panahon ng transition upang hindi na magtiis pa ang mga mag-aaral at guro sa pagsasagawa ng klase ngayong tag-init. Suportado naman ni Senator Gatchalian na iurong o ibalik sa original na school calendar ang mga paaralan. Arangkada Balita! Sandali, maidagdag ko lamang dyan, partner. No? Ang probinsya po ng Pampanga may anunsyo po rito, Executive Order Number 4, 2024, suspension ng face-to-face classes all levels, public and private, sa buong lalawigan ngayon pong araw na ito ng Biyernes. Dahil po ito sa matindi pong heat index na inaasahan posible pong maranasan sa lalawigan. Kaya't hinihikayat po ang mga guro na magpatupad po ng online or modular classes o anumang alternative learning delivery modality. So suspended po ang face-to-face classes sa buong lalawigan po ng Pampanga, all levels, public and private. Arangkada Balita! Tanggap naman po tayo ng update kaugnay sa pertussis outbreak dyan po sa Santa Rosa City sa Laguna. Detalye ihatid mula Calabarzon ni Armand Campe.
Nakapagtala ang DOH Calabarzon ng 47 kaso ng sakit na pertussis sa buong lalawigan ng Laguna as of yesterday. Base sa inilabas na datos ng ahensya, nanguna ang Santa Rosa City kung saan 14 na kaso ang lumaganap at sinasabing isa rito ang namatay. Sinundan nito ng lungsod ng Calamba na may 22 kaso, San Pedro City, 4 na kaso, Binyan City, 5 at Los Baños, 2. Tiisa naman ang naitala sa mga bayan ng Santa Cruz, Rizal, City ng San Pablo at Cabuyao at Alaminos. Tanging ang lungsod ng Santa Rosa naman sa buong lalawigan ng Laguna ang nagdeklara ng outbreak ng nasabing sakit na pertussis. Armand kami mula Calabarzon. Nagulat para sa Impila May Todong Lakas, DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita! Samantala sa pagpapatuloy pa rin ang mga balita, hininaan na ng Metropolitan Water Works and Sewerage System ang water pressure simula alas 10 ng gabi hanggang alas 4 ng madaling araw. O, por Diyos por santo. Ayon sa MWSS, ito'y upang makatipid sa tubig ngayong tag-init. Ipinaliwanag ni MWSS Division Manager Patrick Tison na bahagi ito ng kanilang estratehiya para mapababa ang pagkonsumo ng tubig ng mga consumer. Muli naman tiniyak ng Manila Water at Maynila na walang inaasahang water interruption ang kanilang mga consumer maliban na lang kung mayroon silang emergency repair o kinakailangang ayusin. Sa ngayon, nananatili sa 50 cubic meters per second ang water allocation sa Metro Manila, pero maaari itong ibaba sa 48 cubic meters per second kung sakaling sumadsad sa 195 meters ang level ng tubig sa Angat Dam sa Abril at 10. Arangkada Balita! Dumako naman tayo sa ating Ronda Probinsya. Ilang LGU sa Pampanga nagsuspindi ng klase dahil sa tindi ng init. Balita mula kay Johnny Gole. Yes, ilang local government na unit o LGU na nga dito sa Pampanga yung nagsuspindi ng face-to-face classes dahil sa tindi ng nararanasang init. Ang mga nagsuspindi sa face-to-face classes na mga LGU ay nagmula sa mga syudad ng Angeles, San Fernando at Mabalacat. Samantala sa mga bayan naman ng Mexico, Florida Blanca, Santa Ana, Bacolor, Macabebe, Masantol, San Simon, Candaba at Santo Tomas ay mula kahapon na ay nagsuspindi na sila ng klase. Ayon sa paunang ulat nitong Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA, aabot hanggang sa 40 degrees Celsius ang temperatura o mahigit pa mula kahapon na o mula April 3 sa ilang lugar dito sa Gitnang Luzon at sa Pampanga. Gayunpaman, payo ng Department of Education sa mga guro na ipatupad yung online classes o gumawa ng mga alternatibong pamamaraan na upang hindi maudlot itong pag-aarala ng mga estudyante. Mula dito sa Gitnang Luzon, ito si Central Luzon Patrol, Johnny Gole, para sa Pilang Metodo Lakas, DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Johnny? Yes, okay. Johnny, ang merong inilabas sa Executive Order Number 4-2024, buong probinsya na ng Pampanga, all levels, public and private. Pakilinaw nga yan, suspended daw ang buong probinsya na. Ito ay galing mismo sa Office of the Governor. Ah, okay. Sige, ipapalo up natin mamaya yan. Kasi itong anunsyo na ito, ay kahapon pa lang, kahapon pa ito naging epektibo. So baka mayroong bagong mga anunsyo. Kasi patindi nga ng patindi kahapon sa pag-iikot natin dito, itong mga lugar na sinasabi nga dito sa balitang ito ay talagang inikutan natin, talagang nagsuspending nga ng klase ang mga ito. Okay. So mamaya siguro ipapalo up natin ito. Sige, sige. Alright. Alright. Okay. Sige, maraming so, salamat. Back to you, Drew. Alright, dyan po si Johnny Gole mula po dyan sa Central Luzon. Tayo po ay muling magbabalik makalipas lamang po ay ilang mga paalala ang oras. This time check is brought to you by Fujidenzo Home and Commercial Appliances, where you get reliable, durable, and energy-saving products. Upgrade your usual appliances to Fujidenzo HD Inverter Appliances. Fujidenzo, quality above all. Upgrade your home, upgrade your business.
with Fuji Denso. Quality above all. Labing tatlong minuto bago sumapit ang ganap na alas 6. That time check was brought to you by Fuji Denso Home and Commercial Appliances, where you get reliable, durable, and energy-saving products. Upgrade your usual appliances to Fuji Denso. Maigalang welcome sa Ivory Gold Radio Show. Din atong isgutan ang tanang mga butang may kalabutan sa imong mga mata ug pananaw. Ako ang inyong higala, Eli. O karong adlaw, atong hisgutan ang bahin sa usa ka nindot nga produkto nga makatabang kanimo sa pagpadayon o pagpalambo sa imong kahimsog sa mga mata. Ang bag-ong Ivory Gold with Lutein. Aniya na ang Ivory Gold with Lutein. Adunay 10 milligrams lutein matag kapsula. Ang bag-ong Ivory Gold nga adunay lutein, usa ka suplemento nga magsuporta sa kahimsog sa mata ug pananaw. Aduna kini tulo ka mga aktibo nga sangkap, ang Eye Bright Extract, Bellberry Berries ug ang 10 milligram lutein. Ang Eye Bright Extract usa kini ka herbal gikan sa Eye Bright nga tanom nga gigamit sa daghang siglo sa pagtambal sa nakalinlaing matang sa sakit sa mata sama sa paghubag, iritasyon, impeksyon o pagkauga. Ang Eye Bright Extract aduna kini mga anti-inflammatory, antibacterial o antifungal nga mga kabtangan nga makatabang kini sa paghupay o pag-ayo sa mga mata. Kini usab aduna vitamina A nga gikinhanglan alang sa himsog nga pananaw. Aniya na ang Ivory Gold with Lutein. Adunay 10 milligrams lutein matag kapsula. Bellberry Berries. Ang hitsura niini usa kini ka mga gagmay nga dark blue nga mga berries nga adunay anthocyanin nga gamhanan nga antioxidant nga manalipod sa mga mata gikan sa free radical nga kadaot. Ang bellberry berries makapaligo na sab kini sa mga ugat sa dugo sa retina, makapauswag sa sirkulasyon sa dugo o makapugong o makalangan sa pagsugod sa edad. Lutein. Usa kini ka carotenoid pigment nga natural nga makit-an sa macula, ang sentro nga bahin sa retina nga maoy responsable sa mahait o detalyado nga pananaw. Ang lutein makasala kini sa makadaot nga asul nga kahayag kon ultraviolet rays nga makadaot sa retina o macula. Mahimo usab kini nga makapaminos usab sa paghubag o ang malangkit nga diabetic retinopathy nga usa ka komplikasyon sa diabetes nga makaapekto kaayo sa blood vessels sa retina sa mata o mahimong hinungdan sa pagkawa sa pananaw. Aniya na ang Ivory Gold with Lutein. Adunay 10 milligrams lutein matag kapsula. Busaon-saon man ang pag-inom sa Ivory Gold nga adunay lutein. Yan ora kaayo, pinagi sa pag-inom ug usa ka kapsula sa Ivory Gold nga adunay lutein kada adlaw. Makuha nimo ang girekomendar nga level sa lutein para sa kahimsog sa mata nga 10 milligram kada adlaw. Makabenepisyo usab kini sa ubang mga sangkap nga makapahimsog o makapanalipod sa imong mga mata gikan sa nakalainlaing mga problema. Ang Ivory Gold nga dunay lutein usa kini ka natural o luwas nga paagi aron masuportahan ang kahimsog o pananaw sa imong mata. Aniya ang pipila ka mga tiggamit nga mipaambit usab sa ilang kasanatian o positibo nga epekto sa Ivory Gold nga dunay lutein sama kang nang Vina. Wa pa ko kainom sa Ivory Gold, hanap kayo akong pananaw karon nga nakainom nako. Arang-arang na gyud makakita nako og maklaro nako ang mga litra. John, nga gikan sa kauluhan. Sa una, sakit ka ini akong mata. Maghubag, mamuwa o maanyo. Sahay, magluha-luha ang ako ang mga mata. Kaluoy sa Diyos. Nawa, nangita na maayo na kaayo ang ako ang pananaw. Lisa, nga gikan sa Davao. Inaon nga. Di na ko kakita, Jud. Kana akong pananaw akong nakoy tanawon. Sama ani, di nang kukita na anak niya kung papilman niya siya dili. Wala na ko'y pagkurap-kurap. Kining akong mga pangluha-luha, wala na kaluoy sa Ginoo. Mauni siya resulta ko. Oh, salamat kayo, mga sukitig paminaw sa inyong kanunayang pagpaminaw sa Ivory Gold Radio Show. Kung gusto ni mong mahibawaan ang dugang pang mga informasyon kabahin sa Ivory Gold nga dunay lutein, mahimo ni mong bisitahon ang ilang Facebook page sa www.facebook.com/ivorygold. Mahimo sa minyo nga susihon o i-order kini
sa online pinaagi sa Shopee ug Lazada. Hangtod sa sunod higayon, ini ang inyong higala, Eli. Always remember, sa imong mga mata, bililhon. Ang imong mga mata, bililhon. Busa ang bingi kini pagayo. Gamit ang iBerry Gold nga dunay lutein. Mapalit sa mga Mercury Drugs Outlet o mga suking butika nationwide.